Magandang gabi po sa kanila lahat. Good evening. Palakpakan natin ng Diyos sa isang abot-panang gabi. We are still in the Easter season. Pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Jesus resurrected. Nung ang ating pong Panginoon ay nag-resurrect, hindi lang ang nabuhay ay ang kanyang katawan. Ang nabuhay ay ang pananampalataya. And that faith that becomes alive because of one thing. Nanampalataya tayo, we believe in Jesus because everything He said happened. Doon po nag-uumpisa ang faith. Comes from hearing. That's why it's very important if we are always listening and hearing things, good things about the Lord. It's very interesting. In today's first reading, there was a man who was listening intently to Paul. He was crippled, lame from birth, who had never walked. But because of his listening skills, meaning nakinig siya intently, and he believed sa mga sinasabi ni Paul, siya po ay gumaling. So for those who want to experience healing, first thing we need to do is to listen and then believe. Kaya po yung mga inaantok sa simbahan, hindi gagaling. Kaya yung katabi nyo, kailangan nyo gisingin. Kaya nga may sinasabi mo, Lord, bakit ba naman kung saan pa ang mga tao nasa simbahan, saka sila inaantok? But, kaya po ako'y nagpapasalamat at ako'y nagmimisa. Walang natutulog. Ang sinasabi, Panginoon, salamat po, nagkasakit sila. Ngayon, gising na gising. What I'm saying here is, it is very, very important to believe. Yan po ang nabuhay. Hindi yung po si Jesus na nakapako, namatay. Alam na natin lahat yan. We all know that and we all hear about it. But ang mahalaga ay ang pananampalataya natin, ang mabuhay. Because when our faith becomes alive, we will have an access to the very power of God. At pagka po tayo may access sa very power of God, like what happened in today's first reading, ito lamang ang sinabi ni Paul, and called out in a loud voice, stand up, straight on your feet. Alam niyo ang ginawa ng cripple? He jumped up and began to walk about. And the crowd saw what Paul had done, cried out in Laconian, the God has come down to us in human form. Mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Ito po ang una nating dapat malaman kung gusto nating magkaroon ng access sa kapangyarihan ng Panginoon. Love is very powerful. There's so much energy when there is love. There is so much healing when there is love. Opposite po yan when there's hatred. Pagka po may away, there is sickness
there is sadness. Yun po ang umapatay sa tao. Akala ko noon, ang bisyo, panitigarilyo, pag-inom ng alak, pag-upuya, ang number one na nakamamatay. Hindi po. Ayon sa pag-aaral, ang number one factor na ikinamamatay ng tao pag siya po ay hindi na masaya. Kaya lahat ng taong hindi masaya, mag-ingat-ingat kayo. Malapit na kayo. Yan po ay ayon sa pag-aaral. At nakakatuwa, ang biblical base po niyan ay ito. Book of Sirach, chapter 16. Ito po ang sinabi ni Solomon na itinuturing na pinakamag-isa sa pinakamatalinong taong ipinanganak sa lupa. Ano ang kanyang sinabi? Napakaswerte ng lalaki na ang kanyang magiging asawang babae ay hindi gumamera. Hahawa ang buhay nito. So kung kayo ay balo na, alam mo ang dahilan. Under ang Bible, so to speak, dahil lahat ng otom ng Bible ay lalaki. Siguro, kung may lalaki o babae o hindi nasasabihin niya, napakapalad ng babae na ang kanyang magiging asawang lalaki ay hindi sinungaling. Ngayon ang daming cancer. At ayon din sa pag-aaral ng mga oncologists, ang cause ng cancer ay uminom na lahat ng organic. Number one cause ng cancer ay stress. Bakit ka nai-stress? Hindi ka masaya sa taong katabi mo sa pagtulog. Simple lang ang puyan. Kung masaya ka sa taong katabi mo sa pagtulog o sa taong kasama mo sa bahay, hindi ka mai-stress. Nakakatuwang isipin tayong tao, lalo na tayong mga Pilipino, tayo po ay nai-stress dahil hindi natin mapasundo ang mga taong katrabaho natin. Hindi natin mapasundo ang ating mga kasambahay. May nagtanong po sa akin, Father, ikaw, bakit ka walang stress? Sabi ko, wala akong mother-in-law. Sa mga may mother-in-law, regaluhan ninyo, babait na. What I'm saying here is, can we create a culture of goodness? Na i-stress ang tao, number one, dahil sa ugali niya at ugali ng kasamahan niya. Meaning to say, hindi kailanman magiging masaya ang taong masama ang ugali. Napakamalas mo pag ang naging asawa mo masama ang ugali. Para kang isinumpa. Kaya may nagpa-pray over sa akin, Father, sa homily mo, para ako ang tinatamaan. Huwag mo nalang sasabihin sa homily, mas hindi ko mabanggitin ang pangalan mo. Pray over mo po ako, Father. Kasi ayaw mo namang mamatay agad. At ayaw mo rin mamatay ang asawa ko. Ihiling mo po ako, Father. Sabi ko, Ma'am, pasensya na. Hindi healing ang kailangan mo. Ano, Father, ang kailangan ko? Hindi healing.
kailangan mo eksorsisin. Ang pagkakaroon ng masamang ugali ay isang sumpa. Dahil ito ay naipapamana. Sino ang number mong magpamana ng masama ng ugali mo? Ay hindi ang mahal na anak mo. Dahil po ang mga values, hindi po yan itinuturo kahit lahat, patala mo pa yan sa mga madre. Doon mo pag-aralin sa kumpento. Kahit pa yan iikulong mo, kahit pa yan ipatala mo sa Catholic school. Because values are not taught, it's being copied. Kinukopya ng mga anak ang nakikita sa magulang. So kung kayo ay nag-iisip-isip na magpapamana rin lang sa anak ninyo para hindi maging miserable ang buhay nila, mag-desisyon na kayo ngayon na magbait ka. Para hindi ang anak mo maging isang sumpa ang buhay nila. Napakahirap mong maging malungkot sa buhay. Tayo po ang nagiging malungkot dahil unang-una hindi tayo marunong magpatawad. Nakapokus lagi tayo sa sarili natin. We thought and we think we are the center of the universe. We are not humble. We are not considerate. Akala mo kung sino. We are always focusing on ourselves. Kaya po ito ang aking sinasabi. Kasi ayon nga po sa pag-aaral, ito po ang number one na nakakapagpakasakit at nakakamatay sa tao. Stress. Kaya kailangan mawala itong stress na ito. Magkakaroon tayo ng stress, number one, kung wala tayong kaaway. Kaya po, mula sa araw na ito, pwede ba mag-desisyon na tayo na mula ngayon, hindi na tayo mangungulekta ng kaaway. Ang kukulektahin natin ay ano? Friends. Bakit? Pagka po kayo may kaaway, marami! Kaaway dahil sa ugali natin. Pagka po kayo nagkasakit, nalaman ng kaaway nyo, hindi kayo ipagdarasal na gumaling. Normal po yan sa tao. Ang tawag po yan ay law of opposite reactions. Kung ano po ang ating itinanim, yun ang ating naanihin. Meaning, mabuti na lang ang sabi ng video, we find ways. May pag-asa. Nung nabuhay si Jesus, nagkaroon na po ng pag-asa ang lahat. Na ano? May pananampalataya. At ang pananampalataya natin ay nagsasabi na ano? There is nothing impossible with our God. Wala nang imposible ngayon, lalo-lalo na kung magdidesisyon tayo na ano? Na magbago. Ako po, kahit healing priest, ako'y nagkakasakit din. Ang akin pong weakness ay ang sakit ko lagi ay gout. Kahit nag-tedenis kami ni Father Force. Pangalan niya ay Fernando rin. No, pareho kami Fernando. Kaya pareho kami Pogi. Kaya lagi ko yung partner sa tennis. Ngayon, akala ko, minsan ako, ako'y nagkagawa. Uwi po ako mag-abroad. Ako'y nag-pilgrimage sa Holy Land. Tapos din yung sumama, libre. Punta lang kayo sa akin. Anyway, minsan po ako'y nagkagawa na wheelchair ako, hindi ako makalakad. Eh, meron na pong YouTube. Hinanap ko ngayon. Lahat na yun nasa Google na, nasa internet. Lahat ng tanong nyo, naka-YouTube ba? Kasi akala ko, ang cause ng doubt, ikakakain ng mga beans, ng mga taas na uric acid, mga lamang loob. Hindi ko po kinakain lahat yan. Maingat ako sa pagkain. Ano ang nakataas ng aking uric acid? Hindi po ako mahilig uminom ng tubig. Water therapy. Yan po ang aking weakness. Hindi ako mahilig uminom. Para uminom, kailangan magkaroon ng lasa ang
tubig, kailangan magkaroon ng kulay ang liquids. Yun po ang aking problema. Ngayon, nalaman ko na na ang pag-inom ng tubig pala ang sanhi ng aking pagkakaroon ng gout, kaya ako nagsasuffer, hindi ako makalakad. So, ngayon alam ko na, pag ako'y nagkagout pa, matapos kong malaman ang lahat ng ito, meaning to say, I volunteer myself to have gout and to suffer. So, ganun din tayo. Matapos natin marinig at malaman na ang ugali pala natin ang nagpapapisirable sa buhay natin at hindi tayo nagbago. Meaning to say, we are the one who volunteer ourselves to be miserable and be sick. Si Jesus, ginawa ng lahat. The Bible is complete. The Book of Revelations. Wala na pong ibang isusulat pa si Jesus. At ang banal na Espiritu. Nagawa na lahat. Meaning to say, we owe everything now to ourselves. Our happiness, we don't owe it even to God. If we want to be happy, we owe it now to ourselves. Utang na loob na natin ito sa ating sarili. So wala po kayong dapat nasisihing iba. Sabi nga ng video na, we need to find ways. May utang naman tayo. So matapos yung marinig at humiling ito, hindi pa kayo nagbago, pasensyahan na tayo. Kasi itinanong ko na rin po kay Lord, Lord, hindi naman lahat may lakas na loob na lumapit at ikumpisal na masama ang kanyang ugali. Ano po ang gagawin ko sa mga taong ito? Sabi niya, tingnan mo ang mga kilay nila. So pag ako'y nagmimisa, nakatingin ako sa kanilang mga kilay, ito ay dito, ganda pa. May ganyan tao. Sa kilay, nakikita ang ugali. Kaya mamaya, pag nagpa-pray over kayo, sa kilay nyo mo makikita ang maganda ang ugali nito. Pero pag masama, pasensyahan tayo. Kasi ang panalangin ko sa inyo, Panginoon, kunin mo na po siya. Pakukuha ko talaga kayo kay Lord. Ba't nakakatuwa ang misa? Ang misa, lagi tayong inihahanda. Inihahanda tayo from the very beginning. Can we please be real and sincere in asking God for forgiveness? Yun lang po ang makakapag-connect once again and have this kind of access to the very power of God. Kaya po, pagka tayo bibigyan ng communion, katawan ni Kristo, tinatas ang kamay. This is a korte, ano nga po sinasabi ng pare. Behold, the Lamb of God takes away the sins of the world. How very those are called to His banquet. Anong sinasabi natin? Lord, I'm not worthy that you come under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Sa Tagalog, mas maganda. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lang ay gagaling ako. Meaning, we are somehow preparing our whole being to receive Jesus. At ito pa ang nakakatuwa. According to study, nag-contact po ng study, mag-aaral, si Benihim, ito po itong protestante, born again. Siya po ay famous sa Canadian healer. Nag-contact siya ng study, kung anong relihiyon, marami ang gumagaling. Magugulat kayo sa Katoliko. Bakit? Dahil tayo ay naniniwala sa real presence. Sino ang gumagaling dito sa real presence? Yung tumatanggap kay Jesus na karapat-dapat. Yung tumatanggap kay
kay Jesus na karapat-dapat. In today's first reading, nakakatuwa ito. Ano ang ginawa ng lumpo? Crippled since birth. He listened and looked intently at all. Kaya mamaya, sa consecration, look intently, not in me, but in Jesus. Huwag kayong tumingin sa akin. Makikita nyo ang mukha ko, walang kwenta. Look on Jesus intently. Ako po, instrumento lamang ng Diyos, as what it says in today's psalm. Not to us, Lord, not to us, but to your name give the glory. Please. And in doing so, you will experience healing and you will receive what you want to receive from God. Beautiful. Kung mauunawaan lamang natin ito, lahat, gagaling kayo. Yung mga ipinagdarasal ninyo, gagaling din. Maniwala lamang kayo. Amen? Amen. So walang pasensya, walang sisihan. Mamaya, i-pray over ko kayo talaga. Pupunta kayo dito, sabi ni Father, for ikaw na ang magbigay ng explanation. Mamaya, i-explain ko kung paano ko kayo i-pray over. Pero ngayon pa lang, sinasabihan ko na kayo na within this, in the few moments, i-consecrate natin si Jesus in the form of bread and wine na magiging kanyang katawan at dugo. Ihilingin natin na tayo'y maging isang banal at mabuting tao at karapat-dapat tumanggap sa Kanya. Pagka naramdaman ng Diyos at naramdaman ninyo mismo na totoo at malalim ang inyong pananampalataya, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong hinihiling. Ngayon din, gagaling kayong lahat sa sakit ninyo. Tumayo po tayo, going to ask the good Lord to help us in all our needs. Bawat panalangin ang ating idadasal, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the church may live the spirit